So, good morning mga kayabe. Nandito tayo ngayon mga kayabe sa Paranaque mga kayabe. Anong lugar kayo? Ano mga? United 4. United 4 mga kayabe. So, nagtiwala sa atin si boss na ipapating na daw yung sasakyan kasi gawa nga daw ng hindi mahuli mga kayabe yung usok. Yung issue lang niya mga kayabe sa usok. Ay, kung pala yan? So, yun na mga kayabe sa pangatlo na naman tayong doktor tumingin. Sabi ko sa kay boss na hindi natin may papangako pero titignan muna natin kung ano nagiging issue ng makina mga kayabe. So ito umaandar na mga kayabe. Ito si kuya nagtiwala sa atin. Ngayon lang kami nag-meet dito. Pinapaandar ko na yung sasakyan. Samahan nyo ako mga kayabe. Titignan natin kung ano nagiging issue. So kung bago ka sa aking YouTube channel mga kayabe, huwag kalimutan i-like, i-share ang video mga kayabe at i-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So yun lang mga kayabe, just keep on watching. Umaandar yung makina, titignan natin kung anong dating ng usok. So eh, pa-revolution mo ako yan. So napakasama mga kayabe yung makina mga kayabe. So kailangan i-analyze muna natin mga kayabe. Il-filter nito mga boss, bago to. Il-filter. Oh, air filter, di ba? So, pero yung cost nung mga kayabe, hindi naman sa air filter, pero nasa analyze ko mga kayabe is pinagalaw ko lang yung ano niya, injection sa likod, yung may pinipihit kasi sa likod, pinihit. Ay, yung injection pa, may pinihit sila doon sa likod? Oo, tapos ginalaw nga yung injection pump. Umusok. Binago nila yung ano. Pero hindi ko na binalik. Halap na lang ako ko ng hindi, ibabalik muna natin sa ang maganda dyan mga kayabe sa ibabalik muna natin sa dating timing yung standard niya timing mga kayabe gawa nga ng may marker yan mga kayabe sa injection pump counterclockwise clockwise mayroon yung pointer mga kayabe nandyan naka may pointer yan ibabalik natin tapos analyze tayo panibago mga kayabe hindi po pwede yung gagalawin natin yung injection buti nga hindi umatak nakalatak naman kaso nga yung lakas ang DC. Pero mo kahapon bumiyahay ako, toto. Batangas lang, dyan lang sa nose. O boss, hindi naman dating ganun. So yun mga kayabe, so titignan mo natin yung loob. At titignan natin yung status ng makina mga kayabe kung paangat na lang po kuya yung ano. So, bisire po. Bisire? Bisire, bisire po. So yun mga kayabe, titignan mo na natin yung kung ano yung status ng makina mga kayabe. Bago natin husgahan silipin muna natin mga kayabe yung wheel cap kung wala ba siyang isyo SIRE po SIRE. So yun mga kayabe wala nagiging isyo mga kayabe sa talsik wala malino mga kayabe. Bagong gawa ko yung kahapon. Subscribe nyo na boss, tapos pakishare na rin ang video. So yun mga kayabe, wala yung nagiging issue sa makina mga kayabe. Gawa nga ng wala siyang silpa mga kayabe. Wala tayong nakita sa makina mga kayabe maganda smooth pa yung andar mga kayabe wala nagiging problema so
try natin mga kayabe. Magbabalik ako mamaya-maya mga kayabe, just keep on watching lang. So, yun kayabe, ang ginawa natin mga kayabe is ang analyze natin mga kayabe is injector. Ang ginawa natin mga kayabe sa injector mga kayabe is bubunutin natin to. Yan. Wala namang iba mga kayabing possible cause mga kayabi kung bakit siya nagbibigay ng usok. Ito, nabunot na natin mga kayabi. So, ngayon mga kayabi is dadalhin natin to sa calibration mga kayabi, ipapasalang natin yung injector. So, yun, natanggalan natin yung apat. Dadalhin na natin sa ano mga kayabi, calibration. So, yun mga kayabi, just keep on watching lang. Magbabalik kami mamaya-maya, ipapakita namin sa inyo mamaya sa calibration, yung pagbigay ng splash ng diesel mga kayabi, para makita nyo kung ano yung kung bakit siya abnormal mausok. So itong makina mga kayabi, isa riwa pa ito. Anong model ito, boss? 2015. So 15, bago pa lang to. Mga 7 years pa. 7 years pa lang. So hindi tayo tinignan natin yung mga kayabi, nakita niyo naman mga kayabi yung tinignan natin yung kung may blue by ba siya o wala. Wala siyang talsik mga kayabi sa dipstick, sa oil cap wala siyang talsik. So, kaya inuna muna natin mga kayabe bago tayo magbibigay ng problema, magdadiagnose. Inuna muna natin kung may problema ang makina. Makina is napaka-smooth mga kayabe, umandar. Ang problema lang mga kayabe is naka-minor siya mga kayabe is wala siyang problema, wala siyang bubbles na usok, walang blue, walang puti, walang itim. Pag nag-rip ka mga kayabe, nag-revolution ka doon, lumalabas yung excess gas, yung carbon itim. So yun lang mga kayabe, kasama kami ni boss, punta kami sa calibration. So yun lang mga kayabe, just keep on watching. Lakas. Metal polish lang yan, gusto.
yun mga kayabi, sinalang natin mga kayabi sa diesel pressure gauge mga kayabi. Umabot siya ng pumapalo siya ng 130-120 per square inch mga kayabi. So sa madaling salita mga kayabi is normal po ang injector natin. So nakita nyo naman kanina mga kayabi, nandoon tayo sa calibration. So ngayon mga kayabi, ang gagawin natin mga kayabi, ibabalik natin to. Yan. Babalik natin yung mga injector. Ngayon mga kayabi, as of now is yung ano na yun mga kayabi, yung ayan yung adjuster na yun mga kayabi. Ayan yung adjuster ng diesel mga kayabi. Yan ang gagalawin natin mga kayabi. Ibabalik natin yan ng counter clockwise 30 degrees mga kayabi. So ang analyzing natin mga kayabi kanina mga kayabi, gawa nga ng maganda naman yung minor idling is injector. So sinalang natin mga kayabi, wala naman nagiging problema. So ibabalik natin to. Dito tayo kukuha ng base ngayon dito sa idling. I-adjust natin. So yun mga kayabi, ibabalik natin yung injector. So mga kayabi, binalik na natin yung timing cover ng 4D56 mga kayabi. So yun nga ang issue mga kayabi is inatrasan na natin ng counterclockwise mga kayabi ng 30 degrees yung idling ng diesel. So supposed to be mga kayabi, hindi yan pakialaman mga kayabi, kasi ang mga calibration ang specific niya na mag galaw mga kayabi, hindi yan basta-basta ginagalaw. Kasi alam mo kung bakit, katulad ngayon over sufficient ng diesel mga kayabi, uusok siya. Pag under sufficient naman mga kayabi, maganda yung under, wala naman siyang hatak. Kasi yan mga kayabi, pag nakasalang yan doon sa may calibration, tinitignan nila yung patak ng pressure ng injector. So yun, katulad ganina mga kayabi, tinitesting natin. So shout out pala sa gumawa kanina, suplado. Hindi ko gusto. So yun lang mga kayabi. Sinabihan ko yung mayari, sabi ko, boss, hindi maganda mag-approach yung tao mo. So yun lang mga kayabi. Pumihit na tayo ng... ito mga kayabi, yung ano mga kayabi sa diesel, yung adjuster ng diesel. Gusto mong tataasan, gusto mong ito mga kayabi, kita nyo naman mga yan, yan yung adjuster mga kayabi. So pinihitan natin ng counter clockwise mga kayabi, 30 degrees. Inatras natin siya para hihina yung diesel na papasok. Ayan, ito yung adjuster mga kayabi. So kung pag-under natin ngayon mga kayabi, pa mayroon pa rin siyang kunting usok, so aatras tayo uli ng 30 degrees, kahit 15 degrees mga kayabi, utay-utay lang paatras para makuha natin yung mixture mga kayabi ng diesel at saka yung hangin. So yun mga kayabi, magpapaandar tayo, ibabalik ko muna itong intake hose. So yun lang mga kayabi. So salamat pala sa dalawang audience. Yan. Si Kuya at saka si makikita nyo naman yun mamaya Kuya pag upload sa YouTube mamaya. So yun lang maraming sa yun mga kayabi, binigyan namin ang 30 degrees counterclockwise mga kayabi yung adjuster ng diesel. Medyo may output na mga kayabi yung ginawa natin mga kayabi. So ngayon mga kayabi, ang gagawin natin mga kayabi bago natin ibibigay sa mayari mga kayabi, kailangan komportable siya. Pero road test muna namin, tapos pag komportable na siya mga kayabi, so give up na tayo mga kayabi. So yun lang mga kayabi, i-road test ni paano mo kaya? Ay, kabayan. Kabayan na eh. Kabayan Patangas. So yun kabayan, i-road test niya. Titignan natin kung ano ang status ng kanyang hatak. So yun lang mga kayabi, kung bago ka sa aking YouTube channel mga kayabi, huwag kalimutan i-share ang video mga kayabi, para marami tayong taong matutulungan mga kayabi. Just keep on watching lang. Kayabi, road test tayo. Ayan si boss.
wala ganong hatak yung kasi malakas masyado yung diesel eh. Kaya wala hatak. Para makakain din ah. Pagka umusok, adjust ko na lang doon. Kayo, huwag nyo po. Hindi kayo kung kaya nyo. Yung ano lang na yun. Opo, kunting-kunti lang po ang pihit niya kuya, hindi yun basta yung iniikot. Degrees lang po. Makapun talaga, pag binigla mo to, wala. Wala hata, kaya na. Tapos eh, usok lang. Ang problema po kasi parang puno ng usok. May usok pa naman siya kuya, pero hindi naman katulad ng kanina. Pag pinipiga mo lang talaga ng uso na ano yung diesel, ano to eh, electric, ganito talaga sa paano nga po, parip. So yun mga kayabe, bubumbahin natin ng konti lang. So nakita nyo yung mga kayabe, goodness nyo na. So nandito si tatay, taga rip. So, boss, ano masasabi niyo, boss? Ano masasabi niyo po sa ating okay naman ginawa? Salamat. Masusuki ko na kayo. So, okay, mamaya matitesting ko to pag ako'y bumiyahe ng Bulacan. Pero malaki ang pagkakaiba, boss, sa kanina. Nawala, nawala yung usok, tsaka yung baho ng usok dito sa una. Kasi lumalabas kahapon ng usok dito. Pagka nasa express. So tama, yun na siguro hindi nasusunog ng maayos. Yes, tama po kayo doon, boss. Kasi yun sobra over efficient po ng diesel. So yun mga kayabe, nagsalita na po yung mayari mga kayabe. Pinagsalita natin kung satisfy ba siya mga kayabe, kung may pinagbabago ba mga kayabe sa ginawa natin. So mayroon daw pinagbago. So yun, marami pong salamat sa tiwala, boss. At saka kay boss. Yan yung ano rito, caretaker dito sa garahe. Ah, ito pala yung caretaker dito sa ano, parking. Dito sa parking. Boss, marami pong salamat sa ayos. Okay po, marami pong salamat. Satisfied po sila mga kayabe sa kunti nating ginawa. Masusubukan mamaya. So, yun, marami pong salamat. Just keep on watching po.